Congressman Bosita, the floor is yours. Thank you, Mr. Chair. For other matters, Chairman Artesa, ilan po yung ating traffic enforcers, more or less? More or less po, nasa 2,000 po. Okay, Mr. Chair. So, more than 2,000. So, may nare-receive po tayong mga complaints against our enforcers? Meron po naman po at ina-action na naman po natin kaagad-agad kung ano man po yung reklamo na ating natatanggap against yes. our enforcers po. Yes, Mr. Chair. In general, ano na po yung naging action taken natin do sa mga complaints? Si Colonel Lipana po will answer kung ano na po yung nagawa natin at kung gaano na po karaming enforcers yung atin pong natanggal as a result po ng investigation sa mga complaints po against them. Mr. Chair, Your Honor, for in order to ensure that our men will be disciplined, we have established a unit, intelligence and investigation office. And even before then, we have a disciplinary machinery from of the MMD. Since 2017, we have a total of 616 separated from the service because of several infraction. And in fact, Chairman Artes is the MMD is procuring a body cam so that our traffic enforcer during the time of arresting a traffic violator, makikita na he has no opportunity na makapag-extort kasi yung body cam ay nakalink sa ating metro base. And also, yung ating single ticketing system na already approved by the Metro Manila Commission in principle, will purchase handheld devices para sa ticketing system. So there is no more chance na pag-extort yung ating mga traffic enforcer. And also, even without complaint, meron lamang tayong ma-receive na information, meron tayong nagsusurveillance ng mga intelligence unit ng MMDA to is para tingnan. Hindi na natin iintayin yung reklamo sapagkat alam naman natin na hindi naman lahat ay may kakayahan o may lakas ng loob na magreklamo. So, yun po, meron po rin tayong mga pinalabas na mga guidelines to ensure na hindi sila yung to ensure na magkakaroon sila ng proper discipline. Kasama po dito, meron tayong memorandum sa kanila, bawal yung kumpul-kumpul na nakikita natin dati at yung nagse-cellular phone while on duty. So priority po ang traffic management than apprehension. If I may, Your Honors, dagdagan ko lang po yung sinabi ni GM Lipana. Nung panahon ko po as sumula nung umupo ako as chairman noong 2002 hanggang sa nabalik po ako noong November, sa term ko po as chairman, a total of 207 enforcers po ang dinismiss natin sa serbisyo gawa po ng various infraction. So Mr. Chair, magandang madinig natin yan kasi po sinasabi ng publiko na yung mga iring traffic enforcers ng MMDA ay parang kinukonsinte. So on the record pala, Mr. Chair, nung umupo si Chairman Artes, more than 200 traffic enforcers na yung na-terminate. Tama po ba? Tama po. In fact, Your Honors, sa dami po ng aming na-terminate na nung panahon ni Chairman Lim, panahon po ni Secretary Abalos as chairman, at noong pong panahon ko, napakarami po naming na terminate na mga traffic enforcers. Ang nangyayari po, meron pong mga nagpo-colorum kasi hindi po namin nabawi yung mga uniforms at IDs, yung iba po sa kanila nag-awol. Kaya po tayo sa MMDA ay magpapatahi po ng bagong uniform at magpo-provide po ng bagong ID para po ma-distinguish na
doon sa mga enforcers po na kolorum at maiwasan po yung pangingikel na akala po ay empleyado pa ng MMDA, yung pala po ay na-terminate na. Yes, Mr. Chair. Nabanggit ni Chairman Artes yung kolorum eh. Hanggang anong oras po ba yung operation ng traffic enforcers natin? Traffic enforcement? Tatlo pong shifts ang ating enforcers. Nagsisimula po yan ng alas 5 ng madaling araw at nagtatapos po ng alas 10 ng gabi. So pag nakikita po kayo ng enforcers after 10 o'clock, kolorum po yan. Except meron po tayong strike force na tinatawag na naka-standby po yan sa MMDA, hindi po natin pinalalabas unless may tawag. Dahil po minsan pag nagkaka-aksidente, lalong-lalo na sa madaling araw, ipinapadala po natin yan to manage the traffic at imbestigahan po yung nangyaring aksidente. So hanggang 10 o'clock po ng gabi yung official na duty ng MMDA enforcers. So Mr. Chair, kapag may nare-receive kami sa office na complaints, particular sa illegal towing, yung idinidispatch ninyong personnel, traffic enforcer, galing sa office yon, especially after 10 o'clock in the evening? Yes po, kasi meron nga rin pong mga insidente, lalong-lalo na pag medyo yung nagbanggaan, kailangan ito. Nagdi-dispatch po tayo ng enforcers doon at towing para po alisin yung obstruction dahil hindi naman po natin pwedeng pabayaan na nakatenga po doon yung mga sasakyan na nagbanggaan, kung lalong-lalo na kung total wreck. Dahil po pag inabot po ng mga alas 6 ng umaga, malaking traffic po ang idudulot nito. Mr. Chair, madalas ko kasing madinig dito eh. Kaya daw masipag yung traffic enforcers, may kota-kota. Is it true? Yan po ang masasabi ko ng diretso sa inyo. Wala pong kota sa MMDA. Hindi ko naman po masasabi na 100% wala pong nangungotong sa aming hanay. Pero rest assured na ginagawa po namin lahat ng paraan para mawala po ito. Kasama po yung paglalagay ng body cameras sa lahat po ng aming enforcers para po pag nag-approach sila sa mga sa pag-apprehend po ng traffic violator, ay iyan po ay mamomonitor doon po sa ating metro base at makikita, maririnig pati sinasabi nila dahil audio video po ito at real time na naka-connect po sa ating metro base. Mr. Chair, nabanggit po ni Chairman Artes yung body cam. Active na po ba yun? Kadi-deliver lang po at ito po ngayon ay ini-install yung system sa ating metro base para po mag-interconnect yung body camera mismo doon po sa ating metro base. Mag-dry run or i-test run pa po namin yan before commissioning and before acceptance. Pero na-deliver na po, nasa MMDA na po yung mga units ng body cam. Yung system na lang po ang hinihintay natin. I think within the month, pinangako naman po ng supplier na ma-up po yan within the month. Mr. Chair, ilan po ang target ninyo na numbers ng body cam? Sa ngayon po, yung ating pong pinurchase kasama yung system ay 100. Nag-alat na po tayo ng supplemental for another 25. Pero ang target po natin ay lahat po ng may paniket ay dapat meron. Para po mabantayan talaga natin na yung lalapit doon sa mga na-apprehend ay ma-observe po natin kung ano ang kanilang ginagawa. Tama yung proseso ng paghuli, tama po yung proseso ng pag-approach, pag-usap, at sisiguraduhin po natin na wala po manghihingi at walang mag-aabot. Two-way po kasi rin ang corruption. Pag giningan ka at ikaw ay nagbigay, maiiwasan po pareho yan kung meron pong body cam na may tumitingin all the time doon po sa aming metro base. So Mr. Chair, ang target po ninyo is kung ilan yung inyong enforcers na may paniket, yun dapat ang numbers ng body cam. Opo, yun po ang ating balak, dahil hindi naman po lahat ng enforcers na 2,000 na yan ay may paniket. Sa isang group po, meron lamang pong isa.
So pipilitin po natin na malagyan ng body cam lahat po ng may hawak ng paniket. Mr. Chair, very interesting kasi itong issue na ito, itong procurement ng MMDA ng body cam. Kasi po, hindi lang nila mauobliga yung enforcers nila to implement properly yung traffic rules and regulations. Makakasama, ma-address din kasi po nila yung pangungutong at pang-abuso. But of course, in fairness naman sa MMDA, hindi naman lahat. Hindi lang talaga maiwasan. Imagine, more than 2,000 personnel. Talagang meron diyang aabuso at magte-take advantage. Dagdag ko lang, Mr. Chair. Nabanggit ni Yusek Lipanag kanina, pinagbabawal ninyo yung nakatago? Abangers. Yung tinatawag pong abangers, i-explain po ni Colonel Lipana yung pagbabawal po natin dyan. Mr. Chair, ganun nga po, binagbabawal natin yan. Meron tayong intelligence operative, meron tayong inspector. Once nahuli silang nakatago sa poste, ayan po ay pinapailan natin ng administrative charges. Hindi lang po uniform na nag-inspeksyon, pero din pong in civilian na tinitingnan lahat ng aktuasyon ng tao natin sa kalye para mabantayan at ang hindi makapangutong. Thank you, Mr. Chair. So kung ganun po yung inyong plano, yung programa ninyo, will you allow private citizen na magpicture then i-report sa inyo? Ito po ba i-honor ninyo at magkakanda kayo ng investigation to validate kung totoo yun and then bibigyan niyo ng proper attention? Yes, Mr. Chair. Ipa, kahit po walang magpadala sa amin, information lang po ang matanggap namin. Kami na po ang nag-i-initiate. We are conducting surveillance to sa area at kung sino ang may report para hindi na makapangutong, babantayan namin. Okay, for MMDA, last question. More or less, ilan po yung vehicular accidents involving motorcycles annually? More or less. Mr. Chair, I already forwarded the email to the Chief of Staff of Congressman Rodge. Congressman Rodge, may nadala ko na po yung soft copy. Ma'am Zana, yung updated, pinaano ko na rin. Kasi last month, pinadala ko na rin sa inyo po. Pati sa inyo po, kung Busita, lahat ng from 2019, all traffic road crashes involving motorcycles. Lagi naman po ako nakikipag-coordinate sa Chief of Staff nyo. To answer your question, Mr. Chair, Honorable Busita, noong nakaraang taon po ay meron pong 26,000 na aksidente sa loob ng isang taon. So ito po ay mahigit 2,000 road crashes involving motorcycles sa buong Kamaynilaan. Hindi pa po dito na-cover yung mga minor accidents, yung naka-scratch ng sasakyan na hindi na po nagreklamo or na-report. At out of 26,000 po, kung Busita, 279 po ang nagresulta sa pagkamatay noong motorcycle rider. Yes, Mr. Chair, naitanong ko po ito kasi nakita ko yung measures, yung program ni Chairman Artes. At gusto ko pong bantayan ito eh. Kung magiging effective yung kanyang measures, no? Siguro, if I may, ako yung magko-question talaga eh. Pero nakikita ko naman magiging maganda yung program sila, yung result as far as yung vehicular, yung road crashes na nangyayari ay ma-address sila. Kabilang dito yung exclusive motorcycle lane. We hold it down like we smoke.